What the hell are you doing? You hurt someone. Galit na galit ang boses at ang mga mata ni Kurt na bumaling kay Helga. Habang tinutulungan nito si Celine makatayo sa pagkakatumba sa upuan, nakatingin sa kanila ang mga tao sa paligid, kaya hiyang-hiya si Celine. Si Jane, gigil na gustong gantihan si Helga, pero nakaabang sa kanya ang barkada nitong si Peachy, handang makipagsabunutan dahil kay Rupert. Anong what the hell I'm doing? You're flirting someone, doesn't she know that I am your girlfriend? Malakas ang boses ni Helga, may pagmamalaki na ang laking mga mata ng Canadian. Girlfriend, I'm not your boyfriend, I'm not dating you, I'm just treating you as a friend, as a sister. Ha? Higit na nanlaki ang mga mata ni Helga, totoong hindi nagsabi sa kanya si Kurt na mahal siya nito. Sinabi lang na gusto siya, mas pinamulahan siya ng mukha kaysa kay Celine. Ang mga estudyanteng nanonood sa kanila, nagbubulungan, nagtatawanan, sa matinding kahihiyan, umigkas ang palad nito. Nagulat ang lahat, malakas na tumama ang kamay ni Helga sa pisngi ng mestisong si Kurt. Nagtatakbo si Helga papasok sa campus, sa halip na maawa sa ginawa ng kanyang kaibigan, panguuyam pa ang ibinati ni Peachy sa dayuhan. At maging sa crush niyang si Rupert, you and you. You two deserve it, cheaters, nakalayo na ang dalawa, hindi alintana ni Kurt kung nasaktan man siya, ang mahalaga sa kanya, ang mas nasaktan at napahiyang si Celine. Are you hurt? I'm sorry for what she did, I didn't expect her to behave like that. It's okay, I'm fine, don't worry, ikaw, nasaktan ka niya. Wala anuman ito, sa hirap na pagtatagalog ng dayuhan, maybe, we will take you home, our car is there. Sasagot sana ang dalaga ng Ate Celine. Tawag mula sa dumating na van, napalingon ang lahat, si Andeng ang nagmamaneho ng sasakyan. Kaya, no, thanks anyway, tinanong ni Celine kung sasabay sa kanila si Jane, pero sinabi nitong may dadaanan pa siya, kaya't nagpaalam na ito sa kanila at bye, habol ng tanaw ni Kurt ang papaalis na sasakyan, at nang bumaling kay Jane. What happened was very embarrassing, I apologize for what Helga did. Nothing to worry about, it's over, sira ulo talagang babaeng yun, agad na sagot ni Jane. Sabay tingin ito kay Rupert na matamis ang mga ngiti sa kanya, nanginitian lang niya ng bahagya. Mula sa likod ng isang puno sa tapat ng universidad. Lumabas ang isang nilalang na nakasuot ng sawaling sombrero at may hawak na walis at dustpan. Sa mga mata nito, mababa na agang matalim na mga tingin sa dayuhan, I really didn't expect that Helga could do that, please tell your friend I'm very sorry. Hindi matapos-tapos na paumanhin ang binata kay Jane. Nakatayo silang tatlo sa tabi ng kotse ni Kurt, gusto siyang ihatid ng dalawa, pero tumanggi pa rin si Jane. May gagawin pa kasi ako, okay, maybe next time, can we invite you and Celine to eat somewhere else, so that we can recover from the mess that happened earlier? Sure, don't worry, ako nang bahala sa kanya. Kinawayan ni Jane ang papaalis ng sasakyan ng mga bagong kaibigan. Sa baryo, dumiretso sa kanyang silid si Celine, agad hinubad ang uniforme at tiningnan sa salamin ang kanyang mga galos. Hinawakan din ang kanyang ulo, masakit pa ang kanyang anit, tila, nabunot ang ilang hibla ng kanyang mga buhok, pero ang higit na iniinda ay nakakahiya, bakit galit na galit siya sa akin? Ang tindi ng inggit niya sa iyo, agad na bungad sa kanya nang tawagan siya ng kaibigan sa cellphone. Pero, loser pa rin siya, sabay pagtatawa ni Jane, sorry ha, hindi ko talaga nagustuhan ang ginawa ng impactang yun sa'yo, dapat talaga, makarma siya, nakakatawa ang hitsura ng isang dininay ng lalaki. Ayokong makipag-away sa kanya, ayoko ng gulo, nababahalang sagot ni Celine. Siyang may problema, aba, diba, pasukan palang tina-target ka na niya kasama pang mga ipal na barkada niya, namatay na nga ang isa. Kaya nga sana, matigil na siya sa akin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiintindihan ni Jane ang kaibigan, di lalo na ngayon, putok na putok ang butse ng bruha, dahil napahiya siya kay Kurt, assuming ang hitad. Sa sinabing iyon natahimik si Celine, ramdam niyang sobra ang pag-aalala sa kanya ni Kurt kanina nang saktan siya ni Helga. At tila ba nakaramdam siya ng paghanga sa Canadian, nang ipagtanggol siya nito sa nanakit sa kanya, pero agad ding. Ayoko sa kanya, kinagabihan, inihatid ni Kurt si Rupert pagkatapos nilang mag-gym. Inaandar nito ang kotse, at pagkalipas ng ilang minuto. What's happening, I can't stop, masasagasaan ni Kurt ang tumawid na aso, kailangan niyang iwasan ito.
Kinabig ang manibela at narinig ang mga sigawan mula sa mga tao. Ang kotse sumalpok sa traffic barrier ingay ng mga ambulansya. Inaalis na si Kurt sa kanyang kotse na walang malay at duguan ang noo. Nagraradyo ang mga awtoridad. Ilang oras pa, ano po, nasa hospital si Kurt, na aksidente, magkasama lang kami kanina. Nagmamadali ang mga hakbang ni Rupert, pinuntahan niya ang kaibigan sa hospital. Subalit naroroon na ito sa operating room, sirang brake ang dahilan. May toggles ang linya ng preno kaya nasaid ang brake fluid, hindi niyo ba naramdaman nang pumunta kayo sa gym kagabi? Nasa harapan na si Rupert ng investigador, hihindi po, maayos ang biyahe namin, at ilang kanto lang sa bahay namin ang gym. Habang kausap siya ng awtoridad, hello, ano sabi mo? Nakita sa CCTV sa poste, na isang nakasombrero at nakajacket ng itim ang lumapit sa nakaparadang kotse sa gym, at binuksan ang sasakyan. Nayanig si Rupert sa naririnig, sinadya ang pagka-aksidente ni Kurt, may gustong pumatay sa kanya. Punot ang noo ni Helga nang lumabas sa room, hump karma is real, kung di niya ako ipinagpalit sa babaeng may dalang sumpa, di mangyayari yan. Nakarating na kina Helga ang pagka-aksidente ni Kurt, makikita sa mga mukha nito ang labis na inis. Talagang may sumpa ang babaitang iyan, simula dumating siya rito sa kanlubang, sunod-sunod na trahedya nang nangyayari sa atin. Alam ni Jay na siya ang pinariringgan ni na Helga dahil magkakaklase sila nito. Kaya't nang magkita sila ulit ni Celine, tinawagan ako ni Rupert, kininfirm niyang naaksidente nga si Kurt. Dumaloy ang habag kay Celine, kahit hindi maganda ang unang tagpo sa pagkakakilala nila rito, kabaitan ang ipinakita ng dayuhan. Kawawa naman, pero, di raw talaga totally accident, eh, may sumalbahas sa kanya, sinira ang brake ng kotse ni Kurt. Ano, may taong may lihim na galit kay Kurt, sabay silang natigilan, nag-uusap kanilang mga mata. Si Helga, bulalas ni Jane, kung hindi siya ang may kagagawan yun, baka may inutusan siyang gumawa yun. Hindi makapaniwala si Celine sa sinabi ni Jane, may taong sobrang galit kay Kurt kaya tinangka itong patayin sa pamamagitan ng pagsira ng brake sa kotse nito. Nakaramdam ng pangingilabot ang dalawa, nang dahil ba sa kanila o kay Celine, tinangkang patayin si Kurt. Natigil sila sa pag-uusap ng magawi mga mata nila sa entrance gate ng campus. Tatlong mga naka-uniforming pulis, habang kausap ng mga security guard. Pumasok ang mga ito sa loob at dumiretso sa security office. Agaw ang pansin ng mga estudyante, nakadama sila ng takot. Marami ang nagtataka sa pagdating ng mga pulis, isa na ang matandang babaeng ito na kanda haba ang leeg sa gawi ng security department habang naglalakad. Ay natapunan sa damit ang isa sa dalawang babaeng nag-uusap papasok sa canteen sa dalang mga basura ng matanda. Sina Helga at Peachy, diring-diri si Helga, mga kalat na ilalagay sa trash bin ang tumapon sa kanya. Oh no, shocks ang damit ko, nalagyan ng germs ang damit ko. At nang makita kung sino ang nakatapon sa kanya. Ikaw, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mong matanda ka. Singhal dito ni Helga, natatarantang humingi ng paumanhin ang janitress. Papasensya na, hindi kita kasi nakita, na nagmamadali kasi ako, sa kanito tinangkang linisin ang hawak niyang basahan ang damit ni Helga. No, lalong nagalit si Helga, itinulak nito si Aling Maria. Namumuro ka na sa akin, matanda ka, hindi porke kinampihan kita kay Celine, uubra sa akin ang katangahan mo, isa na lang, irereklamo na kita sa office. Saka iniwan ng dalawa ang matandang nakadama ng pagkahiya sa mga estudyanteng nasa paligid nila. Sa tanggapan ng security department, may ipinapakita ang pinakahead sa mga awtoridad, ang iniimbestigahan, ang pagkamatay ng matandang lalaking janitor. May nahagip ang isang CCTV camera malapit sa CR, Sarge. Etong biktima, pumasok siya sa banyo ng mga babae. Yes, sir, ang oras 8:40 PM, halos wala ng mga estudyante, 8 PM ang labasan nila, pero lumabas si Mang Pulay sa CR, at nagwalis sa tapat ng pinto. Hindi siya nagtagal sa loob, posibleng may tao pa sa isa sa mga cubicle, sir, pinakatitigan ito ng mga pulis, parang ang may kinakausap siya sa loob, ang CCTV camera ay nasa gawing kaliwa ng janitor kung nakatapat siya sa pinto ng banyo, kaya makikita kung sino man ang lalabas, papasok doon, nakikita nila, lumapit sa pinto ang matandang lalaki at tila may humila rito papasok sa loob.